Yo, what up sa inyo lahat, WB Mileto. Ang tayo mula nandito sa ating video reaction at news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, no, ang kinakatakutan ng China, dumating na USS America nakabantay umano malapit sa Eskoda. At yun, palala lamang, ito ay reaction video lamang. Ano mga masala round dito, eh, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na sinabi umano ng Defense Minister ng Japan na kailangan umano ng kanilang bansa ang tulong ng Pilipinas sa pagdepensa sa isla ng Taiwan kung sakaling sasalakayin ito ng China. Sinabi ng Japanese Defense Minister na malaki umano ang maitutulong ng Pilipinas kung papayag na magpadala ito ng mga sundalo sa nasabing isla upang maprotektahan at mapanatili ang demokrasya sa Taiwan. Sinabi niya na hindi umano magiging sapat ang pwersa ng Taiwan at mangangailangan ito ng mga kaalyado. Kailangan din umanong ilikas ang mga Taiwanese na sibilyan sa panahon ng gera at posibleng ipadala ang mga ito sa Japan at Pilipinas. Malaki din umano ang tiwala na nasabing Defense Minister tungkol sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na experience nito sa pakikipaglaban at umaasa siya na tutulungan ng bansa ang mga kaalyado nito sa pagprotekta sa demokrasya. Samantala, ayon sa isang report ng Economist Intelligence Unit, ang Japan, South Korea at Pilipinas ang pinakamatindi umanong maapektuhan kung sakaling magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China. Inilarawan ng EIU ang sinasabi nitong hidwaan bilang isang full-scale na digmaan na kung saan ay magkakaroon ng isang direktang military participation ang mga pwersa ng China, Taiwan at Estados Unidos. Nilinaw naman ng EIU na ang panganib tungkol sa isang direktang military assault ng China sa Taiwan ay wala umanong kasiguruhan. Ngunit kung sakaling mangyari ito, ang Pilipinas, South Korea at Japan ay magiging vulnerable dahil malapit ang mga ito sa Taiwan Strait at ang tatlong bansa ay mga treaty allies din ng Estados Unidos. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province na dapat muling isama sa mainland. Nauna na rin sinabi ni Chinese President Xi Jinping na ang China ay magsusumikap para sa isang mapayapang reunification, ngunit hindi kailanman mangangako na tatalikuran ang paggamit ng puwersa. Nakikita naman ng Taiwan ang sarili nito bilang isang sovereign state at isang hiwalay na bansa mula sa China na kung saan mayroong independence mula nang lumikas ang nationalist government mula sa mainland noong 1949 dahil sa civil war. Binanggit din ng EIU ang pagkakaroon ng Japan, South Korea at Pilipinas ng mga US bases na kung saan malaki umano ang tsansa na madadamay ang mga ito mula sa isang pag-atake ng Chinese military kung sakaling ipipilit ng China na makipagyera. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na hinuli umano ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel na ilegal na nangingisda malapit sa isla ng Tawi-Tawi noong manakarang araw at sinabi na agad umanong inaresto ng otoridad ang mga Chinese. Sinabi ng Coast Guard sa pahayag nito na inaresto umano nila ang mahigit sa 10 Chinese na tripulante at kinumpiska na nasabing serbisyo ang kanilang barko dahil sa ilegal na pangingisda sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi din ng Coast Guard na posibleng ilang araw nang nangingisda ang mga Chinese malapit sa Tawi-Tawi at hindi umano kaagad ito na isumbong sa otoridad
kaya hindi kaagad nila napigilan at nahuli ang mga ito. Nagpahayag naman ng babala ang Coast Guard sa mga banyagang mangingista na illegal na pumapasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na ipatupad ang mga batas ng bansa. Ito ay matapos iniulat na matagumpay na nakapaghatid ang isang Philippine Patrol Vessel na BRP Francisco Daguhoy ng tulong sa mga mangingista sa Pagasa Island at ito umano pagkakataon na tumungo ang nasabing patrol vessel sa Pag-asa upang magbigay ng libreng fishing equipment tulad ng mga motorbangka. Inorganisa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nasabing biyahe upang maghatid ng mga post-harvest na kagamitan at fishing boats na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa mga mangingista sa Pag-asa Island. Habang naglalayag ang BRP Francisco Daguhoy kasama ang isang barko ng Philippine Navy, nakita ng mga tripulante nito ang 8 barko na mula sa hindi pa kilalang mga bansa na nakaposisyon umano malapit sa Pag-asa Island. Sinabi ni Lieutenant Commander Mark Andreas, ang kapitan ng BRP Francisco Daguhoy, na siya at ang kanyang mga crew ay hindi umano nakatanggap ng anumang radio challenge sa loob ng 24 na oras na paglalayag nito mula sa Puerto Princesa, Palawan. Sinabi rin sa report na wala umano mga Chinese Coast Guard vessels sa lugar at ang tanging hamon na nakaharap ng BRP Francisco Daguhoy ay ang malalaking alon na umabot umano ng hanggang 2 metro. Sinabi naman ng commanding officer ng BRP Francisco Daguhoy na naranasan niya noon ang pagiging agresibo ng Chinese Coast Guard kabilang ang pagbuntot nito sa kanilang barko at mga radio challenge na nag-uutos sa kanila na umalis sa West Philippine Sea. Mga kabalits natin ay mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga ang isang ulat umano na sinabi umano ng Defense Minister ng Japan na kailangan ngayon tulong ng Pilipinas no sa pagdepensa nga no sa isang isla nga ng Taiwan kung sakaling sasalakayin ng mga Chekwang to. Sinabi ito ng isang Defense Minister nga ng Japan no na malaki ang maitutulong ng ating bansa o ng Pilipinas kung papayag at magpapadala ito ng mga sundalo sa nasabing isla upang protektahan at mapanatili ang demokrasya sa Taiwan. Ito talagang isa sa talagang kinakailangan umano ng Japan, no, yung tuluyan ding makapagbigay protekta o talagang tiwala, no, dito nga no sa nagiging umano ya pahayag nito na malaki nga ang tiwala, no, sa ating mga sundalo dahil alam at alam ng Japan na yung kakayanan din ng ating kasundaluhan hindi rin patatawaran, no. Kaya ito ang hangad, no, yung talagang makapagpadala o makapagbigay ng hakbang din yung ating bansa o yung kasundaluhan natin upang maprotektahan din, no, yung umano ya na isalakay, no, ang kininot o yung mga bantang mga pagsalakay o mga pag-atake nitong mga Chekwang to, no. Na dito nga ay naisaad nga na hindi nga umano magiging sapat ang puwersa ng Taiwan at mangangailangan ito ng mga kaalyado. Kailangan din umano ilikas sa mga Taiwanese na sibilyan sa panahon ng gera. Posible umano na ipadala ang mga ito sa Japan at Pilipinas. Ito nga yung talaga nga magiging papel ng ating bansa, no, kung sakali nga na mangyari yung umano ya mga
labanan, no, sa pagitan nga nitong dalawang bansa na to, no. Malaki din umano ang tiwala ng nasabing Defense Minister tungkol sa kakayanan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na eksperyensa nito sa pakikipaglaban, at umaasa siya na tutulungan ng bansa ang mga kaalyado nito sa pagprotekta sa demokrasya. Ito yung laki ng tiwala talaga ng mga bansang talagang nais, no, na makatugon at makatulong yung bansa nga natin o yung ating hukbo, no, sa umano'y tangkain at balakin ng mga chekwang to, ng mga pag-atake o mga pagsalakay. Kung sakaling gagawa nga ng mga ganyang hakbangin itong mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to, no, na talagang dito eh may kita lamang na hindi rin basta-basta yung ating mga kasundaluhan dahil nga sa eksperyensa o talagang pakikipaglaban nito na hindi rin matatawaran. At ito nga ang isa sa pinagkakatiwalaan ngayon ng Japan o ng Taiwan nga, no. At yan pa nga yung umano yan na aresto ng mga illegal nga na nangingisda, no, sa parte ng ating teritoryo, na umano yung mga Coast Guard ang nakahuli o nakasawata sa mga chekwang to upang mapigilan nga yung mga tila nga bahakbangin ito na talagang nga pangungulimbat, no, sa likas yaman natin. Ganyan yung nagiging estilo ng mga chekwang to na narapat lamang nahulihin at tuluyan nga pigilan itong mga mayingisda nga pumapasok nga sa atin. Dahil ay nagdudulot nga ito ng hindi maganda. Lalo't lalo pa yung pang-aagaw nga sa maliliit na mga isda, ang isa nga sa nagiging dulot nito o nawawalan nga dahil nga sa kasakiman, o dahil nga sa kaswapangan ng mga chekwang to na nararapat lamang nahulihin at pigilan yung mga ganyang hakbangin, na talagang etong mga chekwang to ang nagdadala ng hindi magandang dulot dito nga sa parte ng mga teritoryong pinapasok nito, kabilang na nga yung ating bansa na hindi nga nakakaligtas sa ginagawang hakbang ng mga ganto, ng mga dipungal na dipunggol, ng mga chekwang to, no. At yan nga yung malaking babala rin sa mga chekwang to, yung mga illegal na panghimasok dito, eh talagang tutugunan na tutugunan ito ng mga Coast Guard na talagang handang hulihin o handang sawatain yung mga nais at maling plano at takbang dito nga, no, sa parte ng mga teritoryong binabalak nitong kunin o kubkubin nga, no, na dito eh makakatikim at makakatikim ng umano'y kaparusahan kapag tuluyang ang sinapilit at ninais nitong mga gawin na hakbang eh hindi nga maganda o hindi tama, no, sa mga parte ng teritoryo nga nais ngang makubkob o makuha ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Yung mga inaangkin nilang teritoryo eh nararapat lamang protektahan, no, yung mga bansa nga may kanya-kanyang karapatan nga, no, sa teritoryo o soberanya nito. At kayo, kailan lang bahala magkomento sa ibaba na nais niya komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Page TV. Subscribe kayo dyan, mga kabaliks. At yun, mga kabaliks, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabaliks.